ini atang nagawain, kaya kong gawin. Layunin, napapahalagahan ang kakayahan sa paggawa. Magandang araw mga bata! Ngayong araw, pag-aaralan naman natin ang tungkol sa mga gawain na kaya nating gawin. Ano-ano ang gawain ninyo sa bahay? Ginagawa ba ninyo ang mga gawain na ito? Bakit? Basahin natin ang kwentong aking inihanda. Walang pasok ngayon sa paaralan. Walang pasok ngayon sa paaralan ang mga bata at isa na rito si Edson. Naisip niyang tumulong sa kanyang ina sa mga gawaing bahay. Inay, wala po kaming pasok ngayon sa paaralan, wika ni Edson. Ako na po ang magwawalis, magpupunas ng mga kasangkapan at maghuhugas ng mga plato, patuloy ni Edson. Tuwang-tuwa naman ang ina ni Edson sa itinuring ng kanyang anak. Tunay na may bait na nga ang kanyang anak. Nagustuhan niyo ba ang kwento ko, mga bata? Ano ang pamagat ng kwento? Tama! Walang pasok ngayon sa paaralan ang pamagat ng kwento. Sino ang walang pasok sa paaralan? Magaling! Si Edson ang batang walang pasok sa paaralan. Ano ang kanyang naisip gawin? Tama! Naisip niyang tumulong sa kanyang ina sa mga gawaing bahay. Katulad ka din ba ni Edson kapag walang pasok? Tandaan natin, mayroong mga gawaing iniaatang sa bawat kasapi ng tahanan maging sa batang tulad mo. Kabilang dito ang mga aksyong dapat isagawa sa loob ng iyong paaralan. Ang pagiging kasapi ng pamilya, paaralan, simbahan o anumang organisasyon ay hindi gawing biro sapagkat ito ay nangangailangan ng kaukulang responsibilidad at pananagutan. Bilang isang kasapi, may mga gawain na iaatang sa iyo na dapat gawin at pahalagahan. Dapat mong isapuso ang mga gawaing ibinigay sa iyo tulad ng paglilinis, paghuhugas ng pinggan, pagdidilig ng halaman, pagwawalis at iba pa. Gawin mo itong kusang loob at walang hinihintay na kapalit. Ang pagkukusa ay isang napakahalagang pag-uugali na dapat mong isakatuparan. Gawin natin ito. Gumawa ng isang pangako tungkol sa gawaing ibinigay sa iyo na nagpapakita ng tamang pagganap sa tungkulin. Pangwakas na pagsusulit. Isulat kung tama o mali ang ipinapahayag sa bawat bilang. Una, pakanta-kanta pa si Ana habang nagwawalis. Pangalawa, nagdabog si Diego dahil ipinapalinis sa kanya ang bintana. Pangatlo, dinaanan lamang ni Troy ang nakitang gusot na papel sa sahig ng silid-aralan. Pang-apat, maagang gumising si Dayan tuwing Sabado at Linggo upang magwalis ng bakuran. Pang-lima, nagkusang pinunasan ni Irish ang maalikabok na bintana sa kanilang silid-aralan.
likhain natin. Gumawa ng isang talaarawan sa iyong kwaderno. Hanggang sa susunod nating aralin, mga bata, paalam!